Hi guys! Welcome po sa aking channel. And para sa video natin ngayon, ay mag-share po ako ng estudyante makeup look. So, upward and tipid type lang po ito ng pag-makeup para sa ating mga estudyante na magbabalik na ngayong June. So, without further ado, let's begin. Okay, so for the first step ay bali, itong face ko, bare face po yan. Wala po akong nilagay na kahit ano dyan. Pero kung nagsa-sunblock po kayo, normaling lag kayo nilalagay. So, pwede naman maglagay po muna tayo ng sunblock para po hindi tayo, hindi po masunog ang ating skin from the sun. So, ayan, maglagay muna tayo ng sunblock. Then, after nun, pwede na kayong maglagay ng inyong makeup. So, for the first step, ay maglalagay muna ako ng cheek tint. Ayan. So, maglagay muna tayo ng cheek tint para sa ating blush. So, mas prefer ko pong mag-cheek tint tayo dahil nga po, mas matagal po ang effect ng cheek tint kaysa sa powder blush. So, ito ay very, very tested ko na product na mas magandang mag-cheek tint tayo para long-lasting po yung blush natin sa ating cheek area. So, maglalagay na ako ng cheek tint. So, bali ito pala yung gagamitin ko na KJM na cosmetic all natural na cheek and lip tint na ang pangalan ay yung Bittersweet Magenta. So, ngayon nakalagay na ako ng blush on. Next step ko naman po ay yung foundation or cream kung gusto niyo po. Pero ngayon, ang maire-recommend ko ay mas better na gumamit tayo ng foundation na powdered type. Kasi ito, para hindi malagkit sa skin natin and yun, para mas nakakahinga yung ating pores. And dapat kapag bibili kayo ng pressed powder, ang bibili niyo po yung oil control siya. Dahil nga mainit po dito sa Pilipinas at hindi talaga mawawala, hindi mag-oil ang ating face lalo sa mga oily type na skin, dapat oil control po yung ating gagamitin. So ito po direkta ko ng i-apply. So bali, ayan siya. So, itong Bice Cosmetic po ang aking gagamitin. Pero kung meron pa kayong ibang powder foundation na pang oil control, na may oil control, okay naman siya. So, lagay na tayo ng ayan. So, dahil estudyante pa lang tayo, so mas fresh tingnan kung powder foundation lang po yung gagamitin muna natin. At mas mura po ang powder foundation kaysa sa liquid type. Kaya pasok sa budget ang mga ganitong makeup product. Pero syempre, kayo, dahil nga press powder ito, mild or light to medium coverage lang po ang ating mailalagay sa ating face. Okay? So, okay na po yung ating base. And next step na po, kung tayo ay mahilig magkilay, okay din naman. At ito po yung
re-recommend ko, dahil ito ay 99 pesos lamang sa mga Watsons, yung Careline po na basic brow liner. So, ito po yung gagamitin natin pang eyebrow. So next, ayan, so may kulay na siya. So favorite ko tong eyebrow liner ng Careline dahil sakto lang siya sa kulay ng aking eyebrow. Hindi masyadong makapal tingnan. Ayan. Diba? Ayan. So, dahil may kilay na tayo, next step naman ay maglagay tayo ng mascara. So, kung gusto natin buhay yung ating mata, so, importante rin sa ating face ang mata. So, kapag kasi naglagay tayo ng mascara, mas nagiging buhay po tingnan ng ating mata. Okay? So, mag-curl lash muna tayo. So, dahil sudyante lang tayo, hindi naman natin kailangan maglagay pa ng eyeshadow sa ating mata. So, simpleng makeup lang, pwedeng-pwede naman. Bali, ito pong gagamitin ko yung mascara from Avon na Infinitized. Okay. Diba? Mas maganda sa mata yung merong mascara. Okay. So, for the last step na po ay yung para sa ating lips. So, dahil nga estudyante tayo at magtitipid pa tayo, so, kaya ang mayre-recommend ko sa inyo ay itong lip tint. So, mag-lip tint na lang muna tayo. So, dahil nga ito ay, bali 2-in-1 na rin po siya dahil pwede siya sa ating cheek area at sa ating lips. So, kaya ito na lang din ang aking gagamitin. Ayan. So, kung gusto yung pong mas mapula pa, dagdagan lang natin yung product. So, kaya mas maganda kapag estudyante pa lang tayo na mag-lip tint na lang muna tayo dahil nga mas natural tingnan kung lip tint ang ating gagamitin. Ayan. So, para mas medyo mapula at alive pa yung ating skin sa ating cheek area, pwede pa tayo magdagdag ng blush sa ating skin.
Ayan. So, dagdagan lang natin para mas mapula-pula siya tingnan. So, ito na guys, yung aking finished product para sa estudyante makeup look. So, ayan, nakita nyo ba? Fresh look lang and very easy lang gawin. Lalo kung nagmamagdali pa tayo papasok. Dahil kung malilate na tayo, diba? So, ganyan lang. Okay na yan. Importante magmukha tayong fresh pag tayo ay papasok. Di po ba? So, without any, kung meron man kayong any suggestion about my video, pwede kayong mag-comment down below. Okay? So, that's all my estudyante makeup look. And thank you for watching. So, don't forget to subscribe sa aking channel para po updated kayo sa mga bagong upload na video yung i-upload ko. So, bye guys!